Magandang araw, mga bata! Halina at matuto sa Araling Panlipunan. Ang aralin na ito ay ginawa upang lalong maunawaan, maintindihan, at masuri ang nilalaman sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang hinggil sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakilanlang Pilipino. Pinatunayan ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan sa pag-angkop sa kanilang kapaligiran. Bago pa man dumating ang mga mananakop, may umiiral ng sistema o kaayusan sa lipunan ang mga sinaunang Pilipino na gumabay sa kanilang maayos at masaganang pamumuhay. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at sa pagpapahusay at paglikha nila ng bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali at mapagbuti nila ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Nakatuklas at nakagawa ng iba't ibang kasangkapan ang ating mga ninuno na kanilang ginagamit upang mapadali ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ang mga kasangkapang kanilang ginawa ay nagbago at napakinis sa paglipas ng panahon. Patunay dito ay ang pag-unlad ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Mula sa paggamit ng bato, ay gumamit sila ng metal bilang pangunahing material ng kanilang mga kasangkapan. Kasabay sa pagbabago at pag-unlad ng mga kasangkapang ito, ang pag-unlad din sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato at panahon ng metal. Panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng mga masasalamin mula sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan. Nahahati sa dalawa ang panahon ng bato. Ang panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko. Pinatunayan ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan sa pag-angkop sa kanilang mga kapaligiran. Bago pa man dumating ang mga mananakop, may umiiral ng sistema o kaayusan sa lipunan ang mga sinaunang Pilipino. Ito ang gumabay sa kanila para maging maayos at magkaroon ng masaganang pamumuhay. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay at paglikha nila ng bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali at mapagbuti ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Mula naman sa mga nahukin na buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa sa Guri Cave, napatunayan ng mga antropologo na higit na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa mga taong tabon.
Noong panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato, nilisan ng mga sinuunang tao ang mga yungib at nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon ng kapaligiran. Hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang na mga kasangkapang bato. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Natutuhan din nilang magsaka at mag-alaga ng hayop. Natuto pa silang gumamit ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinuunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang mga yaman. Dahil sa pagunlad ng sinaunang pamayanan ng mga Pilipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso, gayon din ng paghahabi, paggawa ng bangka at pagpapalayo. Panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahong ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Ilang halimbawa na mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronse. Ang tanso ay maaaring namina nila sa mga kagubatan ng Pilipinas. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang bronse ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nagkipagkalakalan sa mga sinuunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng linglingo at ilang yari sa jade. Dito naman tayo sa ugnayang panlipunan sa Pilipinas noong sinuunang panahon. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ng ating mga ninuno ay ang pagyabong din ng kanilang kaalaman sa iba't ibang bagay. Marami sa kanila ay naging bihasa sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasaka, pangingisda, pangangaso, paghahabi, pagpapalayok at paggawa ng bangka. Dahil sa nabubuong mga bagong kaalaman at nalilinang na mga bagong kakayahan ng ating mga ninuno sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa mga gawain at tungkulin ng bawat isa. Dahil dito, nagkaroon na rin ng pagkakaiba sa kanilang antas ng pamumuhay. Ang ilan ay naging mas maunlad at marangya ang pamumuhay, samantalang ang iba ay nanatili o mas mahirap ang buhay. Nagsimulang magkaroon ng organisadong pamayanan sa sinaunang Pilipinas. Nabuo sa sinaunang lipunang Pilipino ang iba't ibang antas at nahati ang mga mamamayan sa mga pangkat na may iba't ibang katangian, tungkuling ginagampanan at mga pribilehiyong tinatamasa sa pamayanan. Mga antas panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, may sariling sistemang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya na ang mga Pilipino at yun ay ang barangay. Ang lipunang Pilipino ay nahati sa iba't ibang antas.
batay sa pagkakahating ito sa yaman, impluwensya sa lipunan, at mga pribilehiyong tinatamasa ng mga sinuunang Pilipino. May tatlong antas o pagpapangkat ang mga sinaunang tao sa lipunang Tagalog at Bisaya. Una dito ay ang Dato at Maginoo. Ito ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya. Maaring maging dato ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, pagmamana o kayamanan. Nasusukat ang kakayahan ng isang dato sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang pagmamayaring ginto at ng kanyang pamilya. Sa sinuunang lipunang Tagalog, ginamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala ng salitang gat o lakan upang tumukoy sa mga Maginoo. Pangalawang antas ay ang Marlika at Timawa. Dito tinawag na bagani ang mahuhusay na mandidigma. Marami sa mga ito ay mula sa pangkat ng Maharlika. Tungkulin ng mga Maharlika, natulungan ang dato sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Wala silang pananagutang magbayad ng buwis sa dato. Ang mandirigmang Bisaya ay kilala sa kanilang mga tattoo sa katawan. Naipakita sa dami ng tattoo sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslan nilang kaaway. Ang mandirigmang Tagalog ay kilala naman sa suot niyang pulang putong o maliit na peraso ng tela sa kanyang ulo. Samantala ang Timawa ay ang malayang tao at mga taong lumaya mula sa pagkakaalipin. Kabilang din sa kanila ang mga inanak o inapo ng mga dato mula sa kanilang ikalawang asawa. Maaring magmay-ari ng lupa ang Timawa. May karapatin din siya sa kita ng kanyang ani nang hindi magbigay ng tributo sa dato. Sa lipunang Bisaya, nagbabayad ng buwis ang mga Timawa, ngunit may karapatan silang lumapit ng dating paglilingkuran. Ang mga Timawang naglilingkod sa dato ay hindi nagtatrabaho sa bukid at hindi rin nagpabayad ng tribute. Salip, ang mga Timawang ito ay nagsisilbing kasama ng dato sa digmaan, tagasaguan ng bangka, tagatikim ng alak ng dato, o sugo sa pakikipagsundo sa kasal ng mga anak ng dato. At ang pangatlong antas ay ang alipin o oripon. Alipin sa mga Tagalog at oripon sa mga Bisaya. Sila ang bumuo sa pinakamababang antas panlipunan noong sinaunang panahon. Maaaring maging alipin ang isang tao bilang kaparusahan sa krimen at kawalan ng bayad sa nagawang krimen. Naging alipin din ang mga taong nahuling pumasok sa teritoryo ng dato. Sa mga Tagalog, ang taong tumubo sa pagkakautang o krimen ng isang alipin ay maaaring maging panginoon ng aliping ito. Tungkulin ng dato, nagawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumupkop na kamag-anak. Siya ay may tungkulin sa kabuuang kahusayan at kagalingan ng mga alipin na mga naabandona sa digmaan at ulila. Ang isang alipin ay maaaring manatiling alipin habang buhay. Ito ay kung ang alipin ay ipinagbili ng kanyang mga magulang dahil sa kahirapan o matinding pangangailangan. Maari ding umangat sa pagiging timawa ang isang alipin sa pamamagitan ng sumusunod na pamamaraan. Una, nabayaran ang kanyang pagkakautang. Pangalawa,
nakakumpleto ang isang kautusan o kasunduan, o pangatlo, natubos ng ginto ang kanyang kalayaan. May dalawang uri ng alipin sa Tagalog. Ang alipin namamahay at alipin sa gigilid. Ang alipin namamahay ay nakatira sa sariling bahay. Sila ay nagbibigay ng taunang tributo na katumbas ang dalawang salop ng palay, lahat ng buto ng kanilang tanim at malaking tapayan ng kilan. Tumutulong din sila sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paglalakbay ng dato. Sila ay katulong din sa pagdaraos ng mga pagtitipon at maaari magkaroon ng sariling ari-arian. Ang aliping sa gigilid naman ay naninirahan sa tirahan ng dato. Siya ay maaaring bumukod kapag nakapag-asawa. Nagsisilbi siya sa araw at gabi sa dato. Hindi maaaring magkaroon ng sariling ari-arian ang aliping sa gigilid. May tatlong uri ng alipin sa Bisaya. Ang ayuwi, tumarampok at tumataban. Ang ayuwi ang pinakamababang pangkat ng oripon sa lipunan ng Bisaya. Sila ay nananilbihan kailanman naisin ng dato. Ang tumarampok ay nananilbihan ng isang araw sa isang linggo sa dato. Siya ay maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. Samantala ang tumataban ay naninilbihan sa dato tuwing may piging o pagtitipon. Dako naman tayo sa kababaihan sa sinuunang lipunang Pilipino. Mataas ang pagpapahalaga ng sinuunang lipunang Pilipino sa kababaihan. Bukod sa katungkulan bilang ina at tagapangalaga sa pamilya, may mahalagang bahagi rin silang gampanin sa lipunan. Ang Katalunan at Babaylan ang nangunguna sa mga panrelihiyong ritual. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga tao at mga Diyos at Diyosa at tagapamagitan upang makausap ng mga nabubuhay at mga yumao. Ang mga sumusunod ay mga karapatan na tinatamasa ng mga kababaihan. Pagmamay-ari at pagmamana ng mga ari-arian. Pakikipagkalakalan. Pagiging dato kung walang nagmamana sa katungkulang ito. Pamimili ng mga papangasawa. Pakikipagdiborsyo sa asawa at muling pag-aasawa. At pagpapangalan ng anak. Ngayon, dito naman tayo sa kalagayang pampolitika sa sinuunang lipunang Pilipino. Mula sa mga natatag na pamayanan, ay umusbong ang pangangailangan sa kaayusan kaya't naitatag ang sistema ng pamamahala. Ang sistema ng pamamahala sa kapuloan noon ang nagpatupad ng mga batas. Ang pagsunod ng mga tao sa mga batas at ang pagpapaunlad nito ng pamahalaan ang tumiyak na maayos at makatarungang ugnayan ng mga tao sa sinuunang lipunang Pilipino. Nakaatang sa balikat ng pinuno ang tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamayanan at pati na rin ang pangangasiwa sa kanilang kabuhayan. May dalawang uri ng pamahalaan na umira sa sinaunang panahon sa Pilipinas. Ito ay ang barangay at sultanato. Ang barangay ay salitang halaw sa balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginamit noon ng mga sinaunang Pilipinong nanirahan sa mga kapatagan. Ang barangay ay isang unit pampolitika, panlipunan, at pangkabuhayan
noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Dato ang tawag sa pinuno ng barangay. Kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang, at pinakamayamang lalaki sa barangay. Siya at ang kanyang pamilya ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Itinuturing ang dato na ama ng barangay, kaya malaki ang sakop ng kanyang tungkulin. Nakasalalay sa kanya ang kapakanan ng buong barangay, kaya tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang nasasakupan laban sa mga kaaway. May 2 uri ng batas na umiira sa barangay. Ang batas na nakasulat at batas na hindi nakasulat. Ang batas na nakasulat ay mga pag-uutos na ginawa ng dato kasama ang lupon ng matatanda sa barangay na nagsiselbing kanyang tagapayo. Nakapaloob din sa kasulatan na batas ang diborsyo, krimen, pagmamayari ng mga ari-arian at iba pa. Ang batas na nakasulat matapos itong mapagtibay ay pinagbibigay alam sa isang pagtitipon. Ang omalohokan o tagapagbalita ang tagapagbigay alam matapos itong mapagtibay. Sa Visayas, ang omalohokan ay isang pinunong inihalal ng dato sa tuwing may malaking kaguluhan na maaring ayusin. Siya ang inaasahang maglilitis hanggang sa magkasundo ang mga nagkaalitan. Samantala ang batas na hindi nakasulat ay maaring ipinagbibigay alam sa sambayanan sa pamamagitan ng umalohokan. Pangalawang uri ng pamahalaan ay sultanato. Ito ay dala ng impluwensya ng Islam sa katimugang Pilipinas na nabuo ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na batay sa katuruan ng Islam. Ang sultan ang pinakamataas na pinuno sa isang sultanato. Si Sharif al-Hashim ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayong sultan. Ang nagsisilbing batayan ng lawak ng kanyang nasasakupan ay kung hanggang saan umabot ang tunog ng tambol mula sa kanyang tirahan. Ang Mindanao, Sulo, Cotabato at Lanao ang mga naitatag ni Sharif Kabungsuan na sultanato noong 1478. May mga umiiral pa rin na sultanato sa Mindanao, bagamat ang papel nito ay hindi na lubhang kahalintulad nung sinaunang sultanato sa Mindanao. Ang sultan ay may angking kayamanan. Siya ay may mataas na bilang ng mga tagasunod. Siya rin ay may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalaga ng lipunang Muslim. Ang mga sumusunod ay mga tungkulin ng sultan. Una, pananagutan ng sultan ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Pangalawa, siya ang nagtatakda at nagpapatupad ng batas. Pangatlo, ang kanyang pasya ay hindi maaring magbago. Pangapat, nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang nasasakupan. At panglima, tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan. Si Muhammad ang huling propeta at tagapagtatag ng Islam. Sa Tarsila, nasasalaysay ang pinagmulan ng lahi ng mga sultan. Ang Roma Bechara ang katulong ng sultan
sa pagpapatupad ng batas? Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang kontribusyon ng sinuunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlan ng Pilipino. Kita-kits sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!